You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay naibahagi natin dito sa ating Showbiz Now channel ang pagbabahagi nga ni Daphne Osenia Paez nitong July 30 kung saan present nga siya sa premiere night ng Made in Malacanang. Sa kanyang naging Facebook page post, sinabi ni Daphne na congratulations Senator Imee R. Marcos, Daryl Yap, Viva Films on the successful premiere Made in Malacanang. It's a story of a family amidst the backdrop of a dramatic moment in our history. It was about relationships and emotions. This is the narrative of people who were there, hence the title, like a diary. It's just a movie, a well-done one. The actors were so good. Special mention, Cesar Montano's superb acting. Congratulations to the whole team. Great storytelling. Pinahagi din itong si Daphne ang ilan sa mga photos nga nila Imee Marcos at Direk Daryl Yap, kung saan may ibinahagi din itong si Daphne na kausap niya itong si Imee Marcos or Senator Imee Marcos, at doon ay ipinahayag nga ni Daphne ang kanyang pag-iyak sa movie. Mayroon doong part na talaga namang naiyak ito, at iyan nga ang maraming inaabangan or inaabangan ng marami na curious sila. Marami kasing part doon na talaga naman daw maiiyak ka at syempre magugulat. Masya-shock for of course sa mga malalaman sa magiging side nga na ito ng mga Marcos. Sinasabi din ng asawa daw ni Daphne ay anti-Marcos, pero si Daphne ay patuloy na ipinaglaban at pinakita niya ang kanyang paniniwala sa mga Marcos, at doon ay talaga namang makikita natin kung gaano kamahal ni Daphne ang pamilya Marcos. Makikita rin na si Senator Imee Marcos lamang ang present sa premiere night. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizen hinggil sa naging post na ito ni Daphne. Say ni Edgar San Diego, totoo, istorya ng Marcos. Yung mga matatandang nakausap ko, yan din ang kwento sa akin. Sobrang nabusabo sa mga Marcos noong mga panahon na yun. 60s ako ipinanganak. Kaya nga nag-snap election noon, Marcos pa rin ang nanalo. May sumangkot na ibang bansa, yan ang nangyari. Ano ang magagawa ng Pinoy? Superpower yon, kawawa ang mga Marcos noon. Kung hindi mahal ng taong Marcos, buti kung manalo sila ngayong halalan. Kaya Marcos pa rin noon hanggang ngayon. Yan nga ang naging revelasyon ng netizen na ito. Mula naman sa isang netizen na si Pilar de Luna, say niya, imagine ang ilang dekadang sobrang bigat na persecution na ginawa sa Marcoses. Dito man o sa ibang bansa na naniniwala sa mga accusations sa kanila. At sa totoo lang, hanggang ngayon, meron pa rin mga taong naninira sa kanila, pati mga politiko man na nakinabang at kakampi ng pamilyang dilaw. Nagpasalamat naman si Delson Galasinao. Sinabi niya, thanks to this movie, we heard the other side of the story. Say naman ni TCA, we miss Daphne. She deserves to have her own news program or public affairs talk show. Ito'y mula nga sa ating channel Showbiz Now. Narito naman ang naging say ng netizen. Ani Danilo Jose, Made in Malacanang, maybe this will be a wake-up call for society to change. Direk Daryl Yap, a person that causes people to become fully alert to an unsatisfactory situation from those days and had taken action to remedy it. Via social media, throwback, Corey called Ambassador Bosworth to say that she should not grant the request of PFM for a 2 days more. Corey said, Marcos should have the country, the maids, the household, the staff, the last ones to live. Sabi naman ni MM, it's true, wala talagang puso si Corey. Yung palayasin mo ang matagal na nagsilbi sa mga Pilipino at di hamak na di man lang nakaabot ng 1/8 ang nagawa ni Corey, kundi inilubog pa ang Pilipinas. Itong mga sumisigaw ng no to martial law, sila talaga ang tunay na kalaban nating mga Pilipino na tumatago sa kunyaring makabayan. Pero ang totoo, lahat ng layunin nila, pansarili lamang. Say naman ng isang netizen na talaga namang inis na inis sa mga dilawan, sabi ni Reality Talks, the truth, dinurog nila ang Marcos noon hanggang ngayon, samantalang gisingin ang isip sa lahat ng pinakinabangan natin galing sa kanila. Isa na ang 13th month mo, kasi kalsada, ospital, etc. Ang pinaglaban mo, puro rebulto. Ang tinayo ni Corey, ang Meralco, nasaan na nabenta. Nakakaiyak talaga, pati tayo ngayon nagkakagulo dahil sa ginawa nila. Say naman ni Criselda Reyes, talaga di namin alam kung ano ang gagawin namin noong umalis na sila.
Siyempre, Ilocano. At Kaba, bayan mo pa ba ang ganda-ganda ang ginagawa ng ama nila sa mga Pilipino? Tapos bigla silang mawawala, ang lungkot, di ba? Sino naman ni Asuncion 5? Saan yan ipapalabas? Gusto kong mapanood ang aking apo, Presidente Marcos. Bata pa ako nang ako'y bumoto dyan. Kauna-unahang pag-upo pagka-presidente ay kay Madam Imelda. Yan nga ang naging say ng mga netizen sa naging pagbabahagi po natin sa Showbiz Snap na ipinost nga po ni Daphne sa kanyang Facebook page ang kanyang proud na panonood sa premiere night at pagsuporta ng buong buo sa mga Marcos. Kaya naman panawagan ng mga netizen, sana nga daw ay magkaroon si Daphne ng sarili niyang show dahil nakita natin ang pagmamahal niya sa pamilya Marcos. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.